Hello mga kabatang helmet! Siyempre today sa Berber. Happy day sa lahat ng mga bagong pasok na channel to. Please don't forget to click the subscribe button, tiny bell, para lagi updated sa lahat ng mga sinasawsawan, ina-upload namin ni Videographer. For today's video mga kabatang helmet, bongga! Dahil siyempre ang pag-usapan pa rin natin ay yung pagkalaya, no? Yung pagka-bail ni Senator Laila de Lima, Videographer. Pagka-bail. Pagka-bail. Nag-bail eh, di ba? Nag-bail ng 300,000, di ba? Para makalaya. Di ba? Pero ayun nga, hintayin pa rin natin na ma-acquit talaga siya dun sa kaso. Pero at least, di ba, nakapag-bail. Oo. Pero ito, mga kabata helmet, may latest chika tayo ha. Siyempre, hindi tayo magpapahuli. So ito, may nabasa tayo. Ayan yung post. So babasahin ko para sa inyo yan ha. So sabi muna ni Sen Bato, bakit sila grinant ng bail? May kulay ba ito ng politika? Bakit noon, panahon ni President Duterte, hindi nyo greenant yan ngayon? Iba na ang presidente, greenant nyo? Yun muna yung una natin talakayin mga kabatang helmet ha. Eto, ha, personal na opinion ko to. Kung may sarili kayong opinion, pwede nyo i-comment down below, di ba? Video kapag, magandang shoutout muna sa lahat ng mga nag-comment dun sa video natin kagabi regarding Senator Laila de Lima. Maraming salamat po. May nagtanong pa sa akin doon, kung sino daw yung author ng train law? Cielo. Oh, sana masagot tayo ni Prof. Cielo Magno about dyan. Sino-sino? Oo, oh, diba? Phone ano? Ano yun? Phone patch! Hello, Prof. Sino po ba? Diba? Ayan, ayan. Pero may galam shoutout mo talaga sa lahat ng mga nag-comment kagabi sa video natin yung regarding kay Senator Laila de Lima. At marami pa ako hindi nasasagot dyan. Pero ito na nga, balik tayo sa sinabi ni Sen Bato. Ito ah, basahin natin ah, himayin natin. Bakit sila greenant ng bail? May kulay ba ito ng politika? Doon tayo sa bakit sila greenant ng bail. Ito ba, it pertains or patungkol ba to kay Senator Laila de Lima? Mm-mm. Ba't greenant ng bail, diba? Si Senator Laila? Si Senator Laila to. Hindi to yung mga suspect. Hindi. Okay, si Sen Laila. May kulay ba ito ng politika? Kasi di ba pinanggigilan siya ni Pebbles. Ni Pebbles? Akala ko ni Molnat! Pinanggigilan siya ni Pebbles sa dapat. Naku mga kabata helmet, kailangan lagi kayo nakatutok sa channel ko para malaman nyo kung sino si Pebbles, sino si Molnat, at sino si Wafer. Sino naman yun? Alam nyo ha, may Wafer. So pinanggigilan nga siya kasi nagbigay din ng statement before eh. Na dapat habang buhay ng kulong. Yes. Si Senator Laila. Oh, naka-bail na siya. 'Di ba? Ito ah, may kulay ba ito ng politika? Una sa lahat, konkreto ba yung mga ebidensya kung bakit siya kinulong, pinakulong? Ito pa, sunod na natin 'to. Bakit noon, panahon ni President Duterte, hindi nyo greenant 'yan? Ngayon, iba na ang presidente greenant 'yung ang tanong doon. Yun nga, nakakapagtaka. Yung pinakahatol talaga. Yung hatol. Yung hatol, ayun. Ang tagal lang hinintay mga kabata helmet. Halos 7 years na, di ba? Ano ba? May kasalanan ba? Di ba? Asan na yung hatol? So, ang tagal yung tinakbo. Ang ano dito, tingnan nyo ha, kayo mag-isip mga kabata helmet, i-comment down below nyo dyan kung ano yung dating sa inyo. Kasi ito, hindi naman na to... hindi na to between yung former president na si Digong and yung nakaupong presidente ngayon. Eh pero di ba parang depende kasi yan sa korte kung ano talaga yung desisyon. Base na rin sa mga ebidensya na inihain at ipinakita, di ba? Kung konkreto naman talaga yung mga ebidensya, di ba, videographer? Dapat kasi kung ano yung tama't mali. Yes. Hindi kung ano yung kung sino yung nakaupong presidente. Yes. It's not about what you read. Pero yun nga mga batang helmet, hindi ito usapin kung sino man yung nakaupo sa administrasyon, kung sino man yung nakaluklok dyan. Ang pinag-uusapan dito ha, kung gusto nyo talaga ng patas, ng fair na justice system dito sa Pilipinas, eh dapat makita nyo by evidence. Diba? Labanan ng ebidensya. Kung mapapatunayan nyo talaga at konkreto itong ilalatag nyo na ebidensya, edi
doon yung hatulan, di ba? Kung ano yung ihahatol nyo. Pero hindi ito usapin ng kung sino yung nakaupo. Pero, bakit yun yung sinasabi? Bakit yun yung ginagawang pahayag? Bakit yun yung binasabing binibigay na komento? O, di ba? Kasi di ba? Ano nakakaloka? Yung Freudian slip ba yun? Wow! Freudian slip of the tongue! Oh, ano yun? It's ano yun? About Sigmund Freud. Kala nyo ha? Ano sabi to? Sabi niya. Psychosocial theory ba to? Ito naman, lipat tayo, okay? Mr. Harry Roque. Ang sabi naman niya, dapat sana maparusahan yung mga nagbago ng kanilang testimonya. Teka lang, matanong ko lang po. Sino ang paparusahan na mga nagbago ng testimonya? Ito ba yung mga naging witness? Ito ba yung mga umupo during dun sa trial at nagpalit ng testimonya? Sila ba yung dapat maparusahan? Bakit naman sila paparusahan, di ba? Di ba, nagkakaroon din yan ng parang oath? Di ba, Jugaper? During the trial, sumusumpa ka na lahat na sasabihin mo rito sa harapan ng korte na to ay pawang katotohanan lamang. Ang nakakapagtaka nga doon, bakit ang tagal? Uh-oh. And ano yung mga sinasabi nitong mga witness na to na ito pala talaga yung totoo. Di ba? Hindi mo masabi mga kabatang helmet eh. Ang nakakaalam lang talaga nito, yung puno. Kung sino yung nag-utos. Oh. Kung sino talaga yung mga tao sa likod nitong kaso. Di nila alam yung kusina. Di ba? Oo, yun nga. Di ba nga sabi nga kahapon, accountability. Dapat maging accountable lahat ng mga tao behind dito sa kaso ni Senator Leila De Lima. Di ba? Ganun lang naman yung mga bata helmet. Eh kayo, ano masasabi nyo dyan sa pahayag ni Mr. Harry Roque? O, diba? Nakakaloka lang talaga mga kabata helmet. Kasi, diba? Ang daming mga patutsada, ang daming mga kung ano-anong mga pahayag. Kasi parang lumilis yata tayo dun sa talagang issue. Lumilis tayo dun sa essence nung mismong issue na parang minsan iisipin mo, mawawala ka ng tiwala sa justice system ng Pilipinas kasi ito yung mga pahayag eh. Bakit ganong may mga pasundot? Ay naku mga kabatang helmet kayo, i-comment down below nyo dyan kung ano masasabi nyo dyan sa dalawang pahayag na yan. At bagong-bago lang talaga ito, galing nga yan kay Sen Bato at kay Mr. Harry Roque. Minsan nakakalungkot lang talaga mga kabatang helmet, no? Kasi parang minsan ito na yung tamang nangyayari. Ito yung totoo. Pero pilit na pinapalitan ng mali. Pilit tinatakpan yung katotohanan naman talaga. Diba? Minsan parang binubusulan na kung ano yung dapat na totoo at tamang katotohanan lang. Diba, bitch ko po? Comment down below nyo dyan kung ano yung masasabi nyo about sa issue na yan. At alamin natin, tutukan nyo mabuti. Sila pebble, sila walnut, sila wafer. Diba? Nakakaloka. Si Dech Ite! O nga pala, may muntik-muntikala na tumama doon sa ating unang series ng Si Dech Ite, ha? Pero may mali talaga. Ha? Pa-Gcash? Wait lang, extraordinary funds. Basta hashtag pa rin tayo, wag kang kukurap. Hashtag pa rin tayo ng abolish confidential funds. Para kasi ang makabatang helmet. Oo. Para tuloy-tuloy na talaga yung pag-unlad sana ng bansang Pilipinas. Hindi pa tayo ganun kalugmok. Tulungan pa rin natin itong umangat. Eh, nakakaloka lang talaga yung mga ganap. Kasi kung mababasa nyo. At ito pa nga, may isa pa ako nabasa dito na isang senador na kumampi sa pagpapakulong kay Senator Leila De Lima. At ngayon, biglang, bawi! Eto, laban-laman. Oh, bawi. Ay, nakakaloka. Sinichite! Basta yun mga bata helmet ha. Abangan nyo kung sino yan. Yan yung bibigyan naman natin ng reaction sa mga susunod na araw. Stay happy, stay healthy, and stay safe tayo as always. Sabi nga mga sa buhay nyo, naging helmet din ang buhok nyo. It keeps getting better every day. God bless everyone. Basta pray lang tayo, no? And positivity lang talaga. The world is healing. Yes, the world is healing. Pero may mga tao pa rin talagang di mo mawari saan napupunta ang utak. Siguro sa pebbles and sa walnut lang talaga.